Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw, hindi may darangal at hindi magiging banal, ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami.
Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksi ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na nagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. Ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod. Lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo
ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagi sa maningas na pugon. Dooy, mananangis sila at magagalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin mo ang katabi mo ng magandang tanghali? Pwede niyo po bang sabihin sa inyong sarili, mabuti ako? Parang iba labas sa ilong. Pero aminin man natin o hindi, isang realidad ang tila ipinapaalala sa atin ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Ang realidad na ang bawat nilikha ng Diyos, mabuti. At kung ang bawat isa po sa atin ay nilikha ng Diyos, nandoon ang taglay nating kabutihan. Ngunit, bakit may kasamaan? Dahil may mga taong pumipili ng kasamaan laban sa mabuti. Hindi niyo po ba napapansin yon? Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ano ang sabi ng Diyos? Lahat ay naging maganda. Lahat ay naging mabuti. Everything is good. Pero bakit pumasok ang kasamaan? Dahil nandoon ang panunukso ng Diablo. Ngunit dahil sa kahinaan natin bilang mga tao, nandoon ang pagkakataon na mas pinipili natin ang kasamaan, mas pinipili natin ang Diablo kaysa sa Diyos, kaysa kay Jesus. Mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, gumagawa po tayo ng mga pagpili. Gumagawa tayo ng mga desisyon. At yung mga pagpili at desisyon na ginagawa natin dahil sa kakayanan nating pumili, nagmumula dahil sa kakayanan nating magdesisyon mula sa ating sariling kalayaan na ipinagkaloob ng Diyos. Pero nawa ang kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi nangangahulugan na tayo ay umalis sa piling ng Diyos. Dahil sa mga oras na tayo ay umaalis sa piling ng Diyos, yan din ang mga pagkakataon na mas pinipili natin ang masama. Oras na umaalis tayo sa piling ng Diyos, yan ang mga pagkakataon na mas pinipili natin ang Diablo. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, tandaan mo, tandaan nating lahat na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. At kung ang bawat isa sa atin may taglay ng kabutihan, kailanman hindi tayo dapat mawalay sa Diyos. Dahil oras na mawalay tayo sa Diyos, maapektuhan ng kakayanan nating pumili, maapektuhan ng ating sariling kalayaan, maapektuhan ang mga desisyon sa ating buhay. Kaya kung ang buhay po natin laging nakaugnay sa mahal na pong Jesus Nazareno, taglay sa buhay natin ang kabutihan. Taglay sa buhay natin ang paggawa ng tama.
taglay sa buhay natin ang pagpili lagi sa Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, mapapansin po natin doon sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi ng isang talinghaga. Talinghaga patungkol sa masamang damo. At ang sinasabi ng Panginoon, merong isang bukid at doon sa bukid, merong mga tinanim na binhi, mga mabubuting binhi. Pero hindi maiiwasan na kasama doon sa pagtanim ng mabuting binhi ay merong masasamang damo. Parang sinasabi, mga kapatid, na ang bukid ang sanlibutan. At sa sanlibutan, hindi natin maiiwasan na merong mabuting tao at merong mga masasamang tao. Tama po ba? Pakitingnan niya ho yung katabi ninyo. Ano ba ang tingin niyo sa katabi ninyo? Mabuting tao o masamang tao? Nawa mabuting tao. At sinasabi doon sa talinghaga ng Panginoon na sa bandang dulo ng ating buhay dito sa lupa, bababa ang mga anghel, iipunin ang mga lahat, ang masasama at ang mga mabubuti. Pero isang bagay yung magandang tingnan dito, mga kapatid. Hinahayaan ng Diyos na magsama ang masama at mabuti. Bakit? Dahil sa tingin ko, mga kapatid, hindi nawawalan ng pag-asa ang Diyos na ang mga masama ay pwedeng maging mabuti. Pero wag naman sana yung kabaliktaran, ang mga mas mabuti nagiging masama. Kaya nga, mga kapatid, kung taglay natin ang kabutihan ng Diyos sa puso natin, kung taglay natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, kung hindi tayo nawawalay sa Diyos, pwede tayong maging instrumento ng Diyos na ang mga masasamang damo ay pwedeng maging mabuting binhi. The world will never be perfect. Ang mundo ay hindi magiging perpekto. Laging nandiyan ng kasamaan. Pero paano po ba matutupok ang kasamaan kung mas marami ang gumagawa ng kabutihan? Paano matitigil ang kasamaan kung mas marami ang gumagawa ng kabutihan? Kaya, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tila pinapaalalahanan tayo ni Jesus. Tayo ay mabuti at tayo nawa ay maging instrumento upang ang iba ay maging mas mabuti. Tayo nawa ay maging instrumento na ang mga masasama pwedeng maging mabuti. Paano natin lalabanan ang kasamaan kung lagi natin pipiliin ang mabuti? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ang ating pong panalangin, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at sa amin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan,
Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob. Upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. All darkness.
The force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 1, 2024, Webe sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maaari na pong mabili ang librong Vlak Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kumpilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation ngayong July 30, 2024, Martes mamaya sa ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rico Jan Belangel, Rector ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Health, Baclaran Charts. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na paikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladali nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Re Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuho kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisab ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.